Sa probinsya ng Oriental Mindoro, naninirahan ang karamihan sa mga katutubong Mangyan. Katunayan ayon sa Mangyan Heritage Center o MHC, 10% o mahigit sa 100,000 sa populasyon ng probinsya, mga Mangyan. 980 pa lang, nanirahan na raw ang mga katutubong ito sa katimugang bahagi ng Mindoro. At makalipas ang isang siglo, narating na rin nila ang bandang Hilaga. Mayroong 8 tribo na mga Mangyan sa kabuuan ng Oriental Mindoro. Nang araw na yon, binisita ng aktor at suki nating ka-wonder na si Adi Raj ang sitio proper sa munisipyo ng Mansalay para kilalanin ang tribong Hanunoo na naninirahan dito. Mga ka-wanda, nandito tayo sa Oriental Mindoro. Ngayon, bibisitahin natin ng Hanunoo na tribe. And, how should tayo? Sa kanyang pagdating, bumungat ang tunog ng budyong. Isang malaking kabibe na naguhudyat ng isang pagpupulo. Namin kayo sa pamamagitan ng isang tugtog na tinatawag po namin Tarok Dance. Noon, sinasayaw nila ang ritual na tarok bago magtanim. Para raw maging masagana ang kanilang ani. Pero ngayon, isa na lang itong paraan ng kasiyahan. Si Adi, nakisayaw na rin. Isang katangian daw ng mga katutubong Hanunoo na bukod tangi sa ibang mga tribo ang tinatawag na pakudos o yung mga disenyo sa kanilang damit pati na rin sa iba nilang mga produkto. Mula ito sa salitang Espanyol na cruz na siyang sumisimbolo raw sa kanilang tribo. Ang material naman kung saan yari ang kanilang mga damit, sila rin mismo ang may gawa sa pamamagitan ng paghahabi. Isiset up po natin ang... Kasama ang katutubong Hanunoo na si Iping, susubukan ni Adi ang paghahabi. Ano po ang gagawin natin po? Sir, ito po ay isiset up po natin ang paghahabi. Bago po siya magiging habihin, ihahanay muna po natin. Ang tawag sa Mangyan, hanay. Hanay. Oho. So, paano? Ito, sir. Yan. Muna-muna nilang inihanay ang sinulid sa mga kawayan para makabuo ng tinatawag na habihin na siya magsisilbing pundasyon ng mga tela. Alpasan na lang, sir. Ang daming step. Nako, mukhang nagkakanda. Buhol-buhol ka na dyan, Adi, ha? Mabusisi ang prosesong ito ng paghahanay, kaya madalas tumatagal daw ito ng 3 hanggang 12 oras, depende sa laki ng tela na kanilang gagawin. Matapos bang gulo, matapos subukan ang paghahanay, sunod na sinubukan naman ni Adi ang mismong paghahabi o habol na kung tawagin ng mga Mangyan. Ang magtuturo naman sa kanya, ang katutubong si Yamay. Kaya may ganito para siya ay mabuo na, pwede siya ay napagito. Ito, okay. Gamit niya. Ang paghahabol ang pinakamatrabahong proseso sa paggawa ng tela. Maaari pa nga raw itong umabot ng 1 buwan. Ang tela na kanilang nabuo, kanilang ginagamit pang ibaba tulad ng tapis at bahag. Dahil sa husay na ipinamalas ng mga katutubong Hanunoo, ginawa naman nilang pangkabuhayan ang tinatawag na pangawan o ang paggawa ng iba't ibang produkto tulad ng bag, wallet at iba't ibang mga lalagyan. Pero bago masimulan ang mga ito, kailangan munang ihanda ang mga materyales na gagamitin. Mula sa talbos ng buri, pinaghiwa-hiwalay ang mga ito ng maninipis saka tinanggalan ng tangkay.
Pagkatapos pakuluan ng isa't kalahating oras, ibibilad ang mga ito ng 3 araw. At ibababad naman sa malamig na tubig sa kamuling paaarawan. Pagkatapos na ibilad sa arawan, ito naman ang susunod. Kaya nito, kulot-kulot siya para hindi siya kulot. Ganito ang pagka ginagawa. Ito ang tawag sa amin ay hagot, kinapalapad baga, pagtanggal ng kulot. Para makayari tayo ng ayupit. Gamit ang buri, tuturuan naman ni Milda si Adi kung paano ang mismong proseso ng pangawat. Ate, may YouTube po ba kayo? Kasi kailangan may tutorial para sa paanong ginawa to. Madali lang naman, kailangan i-practice lang. Ito ang buri, pwede din magiging coin purse, emergency Valentine's Day gift kung wala kayong pera. Kung sa kanilang talento sa sini, mayroon din sariling sistema ng pagsusulat ang mga katutubong mangyan. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, kinagamit na nila ang tinatawag na surat mangyan, kung saan inuukit ang mga salita sa kawayan na kung tawagi luka, saka pinapahira ng uling para lumitaw ang sulat. Sekurbay upadan nukang tinaginduman. Kadalasan, ginagamit ito sa pagsusulat ng mga tula o ambahan. Kayo ay alaala pa rin namin kahit na kayo sa kabilang dagat na talagang kayo ay minamahal pa rin namin na kayo pa rin ang inaalala. Paano isulat ang pangalan ko dito? Yun po ay talagang aming iniingat-ingatan at aming pinipreserba. Kaya patuloy yung pagsalin hanggang sa mga kabataan. Yun ang aming kinakatakutan na huwag sanang mawala. Adi.